wala din talaga silang ma time para madala yung ipapapress sa machine shop. Kaya yun, nagtaga siya doon ng 2 months. So, welcome ulit dito sa panibagong video. And ngayon na lang ulit tayo nakita-kita. Pasensya na ho dahil wala akong naging vlog nitong mga nagdaang buwan. Siguro 3 months na walang vlog. So, pasensya na ho. And wala din tayo mga Dio content. Kasi nga guys, yun, na-confine nga si Primo ng 2 buwan. Kaya yun, nawalan tayo ng mga Dio content. Pero now, okay na siya. And ang video natin ngayong araw, this is another update kay Primo. And kukwentuhan ko kayo kung ano ba talagang tunay na nangyari sa kanya. Na pinost ko sa FB page. So, yung drop ko lang din something sa screen. Tapos, ayun nga, pinotoshoot ko siya doon. Tapos, after kong mapagasan si Primo, nahirapan akong paandarin siya. So, kaya ako tumawag no, sa pinsan ko. Tapos, yun, naiuwi pa naman namin siya noon. Pero, ramdam ko na hindi na talaga siya okay. So, nung pag-uwi namin dito sa bahay, hindi na talaga siya napaandar. So, marami din akong napagtanungan. Pero, yan, shout out kay Boss Alan Galope ng Bulacan. So, siya kasi talaga yung una ko napagtanong nun. And sabi niya, baka daw sa carb yun may problem. And yun din yung unang hinala ko, na baka nga daw sa carb yun. Kasi ilang beses na rin ako tinitirik ni Primo. Simula nun, yun na nagpalit ako ng carb. And parang hindi na rin ako naging satisfied din sa takbo niya. So, ewan ko, baka sa tono lang din. Or hindi maayos yung pagkakatono sa kanya, kaya ganun. And then, yun, ang sabi niya, carb na daw. And the next sabi din niya, baka daw sa stator. So, nung chinet namin yung spark plug niya, basa. Tapos, nung nagpalit kami, may na nga yung dumadali na kuryente. So, ayun. And then, nagpalit na rin ako ng CDI ata, tapos yung stator. So, after nung nagpalitan namin siya, umandar siya at nagamit siya ng kapatid ko ng isang araw lang. And then, after nung hindi na siya ulit umandar. And doon na siya nasimulang ma-stock ng 2 weeks bago namin siya madala sa shop. Tapos, nung nadala siya sa shop, ang sabi, kailangan ipamasin shop. So, parang nagka-problema sa sigonyal. And kaya, umorder ako sa Shopee ng mga parts na kakailanganin, yung rad kit. Kasi, yun na daw, yun yung ata yung need ipapress. So, hindi ako familiar sa mga parts no ng motor talaga, lalo sa Dio. So, ayun, hindi po ako expert ha, disclaimer. Pero yun nga, need daw siya i-overhaul kasi may kumatok yung makina niya. So, kailangan palitan ng side bearings and oil seal. So, ayun din, buti na lang may mga napagtanungan ako na ka-group ko sa Tuti Kalamba. So, shout out po sa inyo lahat, lalo na kay Boss Chano. Yun, siya talaga yung napagtanungan ko about kay Primo. So, siya na din siguro yung magiging trusted mechanic. Kasi guys, sobrang hirap niya rin po akong makahanap ng trusted mechanic ng motor ko, si Primo. Kasi dito sa may samin, ang mga ginagawa kasi talaga, yun, yung mga, ano na, mga bagong motor, wala talagang ginagawa na 2-stroke. So, hirap niya rin po akong makahanap ng trusted mechanic. So, buti na lang, inad nila ako sa group, Tuti Kalamba. So, maraming salamat po. So, bukas, kasi today is Friday, and bukas, bubuin na si Primo kasi okay na siya. Pero, nung binaw kasi si Primo, wala pa siyang mga gasket. So, ang nakaano lang sa kanya is yung beta grade. So, bukas pupuntan siya dito ni Boss Chano. Siya yung magbubo kay Primo. And ipapatunan na rin natin yung car niya. And may mga binili rin akong mga parts para kay Primo. So, ipapakita ko siya sa inyo. So, yun yung nangyari sa kanya. Na kaya siya na-stuck for almost 2 months is dahil nga, yun, nagka-problema sa makina niya. Eh, na-stuck siya doon sa shop ng 2 months kasi sobrang daming ginagawa nung mekaniko and dinasikaso yung motor ko. And wala din talaga silang time para madala
nagpapapress sa machine shop. Kaya yun, nagtaga siya doon ng 2 months. Nagpaka 2 months talaga. So, ayun, ipapakita ko na sa inyo yung mga parts na binili ko. And ipapakita ko na rin sa inyo si Primo. So, di pa siya buo. Skeleton pa talaga siya. So, ayun. Let's go. So, guys, ito yung mga parts na binili ko para kay Primo. So, syempre, ito, airbox. Yan, dahil magbaback to stock carb na tayo. Yan, bumili ako ng airbox. Yung gagamitin kong carb nga pala, yung dati talaga niyang carb. So, may sira yon, which is yung lead bulb niya. Pero, binigyan ako ni Boss Dave Galsim. So, maraming salamat, Boss Dave, sa binigay mong lead bulb, no? So, isa din siya sa ka-group ko sa Tuti Kalamba. So, maraming salamat. So, bukas yun, ipapabuo na rin natin siya kay Boss Chano. So, next, ito, lever. Binili din natin. Tapos, ito, engine cover. And, magpapa tayo ng starter. Paayos natin yung starter. So, ito, bumili ako. And then, ito, yung Bendix. Yan. Ipapa-habit na rin natin yan kay Boss Chano bukas. Tapos, ito yung gasket. Yan. Kompleto na rin to. May mga gasket para sa carb. Yun ata. Yan. Basta yung kompletong mga gasket na yan para sa makina ni Primo. So, yun yung mga binili kong parts niya na ikakabit na din bukas. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo si Primo. Yan. So, guys, ito si Primo ngayon. Yan. Skeleton. Ikabuk. Kasi yung resin ito eh. Yan. Napagulo pa ako ng mga wirings niyan kasi bukas ayusin. Papaayos natin. Yan. Okay na yan. Medyo madumi nga lang na alikabukan. Kasi nilinis kaya nung pagka-uwi niya. Pero, yan, nagkabukan na ulit. Tapos yung mga fairings niya, dito sa loob. Tapos kakabit na lang din bukas. So, yan, ito si Primo. Skeleton. Oh, hey guys, panibagong araw ulit to. So, magandang umaga. Iniintay ko na lang sila Boss Chano, tsaka yung kapatid ko. Kasi sinusundon nung kapatid ko sila Boss Chano, yung mekaniko na gagawa kay Primo. Na bubuo kay Primo. So, ayun, I'll keep you guys updated kapag dumating na sila. So, balikan ko ulit kayo. So, hey guys, panibagong araw ulit to. So, hindi na ako naka-update nung araw na yon kasi nagkabiglang F2F kami. Pero, itadrop ko na lang din yung ilang mga clips na nanggaling kay Boss Chano. Para naman maipakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari kay Primo nung araw na yon. Guys, napanood nyo na yung last clip, no? So, ang nangyari kasi nung araw na yon is dinala na mismo si Primo sa bahay nila Boss Chano kasi nakitaan ulit ng another problem nung time na yon. And hindi ko in-expect talaga na mangyayari pa yon kasi akala ko okay na talaga siya. Pero, ayun, drop ko na lang din yung ilang mga clips na galing kay Boss Chano kasi doon niya mismo na ipaliwanag sa akin yung mga naging sira sa makina ni Primo. And, itadrop ko na lang din yon para mas maunawan at maintindihan nyo. So, yun muna yung panoorin nyo sa ngayon. Madam, ang may tama po dun sa inyo, yung ganito po, ayan, piston ring, tsaka yung dito, may gamot, konti lang naman po. Etas, ito, yan. Ito, piston ring mo, luwag na po dito. Tapos, yung piston pin mo, ito po, may tama na po, yan. May tama po yung ganito nyo, kita naman po ni Janus yun. Tapos, yung black nyo parang ganito, yan. May tama rin po. Yan, yung ganito. Yan. Pero, kung halimbawa naman po, ibibili po kayo, isang set po ng piston, kasama na po ang piston ring, tsaka po, ito, itong piston pin na to. Automatic naman po yun, isang set po yun. Pero kung ako po sa inyo, total, nandito na rin naman, gusto nyo refresh.
eh reward mo na, wala ka nang intindihin kasi mamaya abutan ka, di ba? O sa akin lang naman, madam, eh optional naman po 'yon, yung sinasabi ko sa inyo. Kung ayaw niyo pa reward, okay lang po. Kung gusto niyo, okay lang din naman, mas okay 'yon kasi total para hindi ka na pabalik-balik ng pagkapagawa, di ba? Okay lang po, ma'am. Ayun, ma'am, pakinggan mo, may galansin. Kaya mo, pag-uwi na ito sa'yo, tahimik na to. Hindi mo lang masyado rin eh, pag sa video, pero pag sa personal, may galansin. Madam, Coso Center Spring, bibigay ko na sa'yo yan, tsaka ito, branya rin yan, tsaka itong lining. Old stock lang to na lining. Pero hindi ito nagamit. Old stock lang. Bigay ko sa'yo ito, ikakabit ko na sa makina mo. Good morning po, madam. Ito na po. Inumpisahan ko na po. Papamachine shop ko po. Tabakin ko. Madam, ayun po. Kaya po nasira ang oil seal mo. Yun, sumasahit po dito. Ayun o. Nai ko to. Kaya ayun o. Tinamaan to. Yun, tumagas. Ayun o. Kasi sobrang lalim. Ayun o. Yan, cost po yan ng hard starting singaw oil. Ito pa isa, mama. Ayan, para makita mo, ayan, maluwag ang bearing. Ayan, o, diba, ayan, o, ikain, o, ayan, ayan mo. Ikain siya. Maluwag ang lagay ng bearing. Ayan, o, nahuhugot, dapat fitted yan. Diba? Ayan. Dapat, may ganan. Fit lang yan, nakaganyan, masigit. Ito, madam, okay na. Boy na thread. Naikabit ko na po, madam, yung signal mo. Tsaka dito sa crankshell. Ito yung pinatread natin yan. Maluwag na ilagayan mo ng bearing dito. Tsaka ito sa crank. Eh, yan. Ito, pangit na to, itong pulley side. Madam, ito ang iyong magneto ha, nakalighten. Oh, ito yung stock. Ayan, ito stock. Ngayon nakalighten. Ayan oh, tapos puto lang, may puto lang dito. Tingnan mo ha, ang hirap ikot. Ayan oh, tumitigil oh. Magaan ikot pag paganto, pero pag paganyan na ayan oh, natigil na oh. Sumasayad siya dito sa may stator. Ito to. Ayun. Ayan, ayan, dyan ha. Tingnan mo, alayin ang butas eh. Alayin ba naman? Ayun, ayun, sayad oh. Saya, di ba? Oh, ito, stock up, oh. Imposible mag-stock up to. Ay, maluwag na nga yung lagay mo ng bearing. Oh. Ang tigas. Yun, nabot. Yun, arming mo, tigas. Madam, ang haba ng piston. Possible to, tatabasin natin to. Haba, sasabit dito yan sa bayag nito, ito si Gunyal. So atin ko ha, miya miya tigpitan ko lang stud. Wakas, wala nang kalog oh. Madam, wala nang kalog. Ang ganda magplay oh. O ere, yung shell mo, ayan luwag, ilagay ng bearing. Ang daming lost tray dito. Eto, walang lost tray dito. Pit na pit lahat. Dito na block mo. Yan o. Stone. Kakasa ko na. Kinabit ko na o. Medyo lubog pa kasi basa pa yung gasket. Yan, pantay na pantay ang bintana niyan, madam. Yan.
Pantay na pantay. Ayan ang bore mo, 43. First fire. Madami ito si Gunyel mo. Mabilis tamaan. Ayan o, maganit. Ayan, maganit. Ito si Gunyel ko ha, o. FM. Bibigay ko na lang ito sa'yo. Damo, dry pace, pulley, bago, belt, spring, bago, gear, tigunyal. Oh, ito na primo. Primo B2. Wala tayong pantabas. Wala pa tayong pantabas sa machine shop eh. Oh, hasa na lang sa liha. Ay, piston mo. Ito yung isang piston. Oh, ganito suwan dapat. Yan. Haba palde eh. At ang lakas ito, madamo. Kita mo, lampas pa oh. Ay, ewan ko na. Hi, Kom. Power 50cc ng aking madam, male brake. Oh, sarap. Sarap, bago lahat. Bago belt, bago torque drive, naka-alloy drive base, bago pulley, naka-sigunyal, bago bearing, malosip yung bearing. Naka-FM crank, 44. Ito madam, oh, tamang ano ko, tamang check para sa kondisyon ng makina para kong biyahe bukas. Babago to na ito, carbon na to oh. Madam, carbon ko muna yung nilagay ko ha, kasi nagtutuloy yung carbon eh, nag-overflow. Eh, hindi ko mabibreakin ang ayos pag gagawin. Ayan, 26. Ito yung sayo, ayan, sa 21mm mo. Tapos ito yung heading ng area. Tingnan mo makina mo ha, biglang lumakas nung nagbago carb. O diba, ibang-iba RPM. Nagluloko kasi carb mo, eh hindi ko may totono. Huwag ka nag-overflow kaya carb ko muna yung nilagay ko, ayan. Ayun yung kukunin sa akin ng kapatid ko. Detesting niya raw eh. Ayan, ganyan lang ang proper braking. Naka-minor lang ganyan. Ayan, tawa ang ganda mag-minor oh. Ayan, ganyan lang. Ayan mo lang nag-minor. Mas okay kung makakaupos ka ng ano, ng tatlong puntang na pag-ganyan-ganyan lang. Nakakainip lang, pero safe way yun. Sabi, pag nakaupos ka mo kahit talong puntang, medyo gamit-gamit. Huwag ka na bukas. So, hey guys. So, gusto ko lang sabihin kasi habang in-edit kong tong vlog na to, yung napanood nyo is na-realize ko na sobrang haba pala niya. Eh, napag-desisyonan ko na i-cut na lang yung video kasi masyado siyang mahaba. So, dapat kasi may mga susunod pa tayong clip, no, na inilagay dito sa vlog na to, pero sobrang haba nga niya. So, ipapart na lang natin yan. Kasi dapat yung part na nito, guys, yung paglalagay na nung mga fairings ni Primo. Pero dahil nga ang haba ng video, so, magkakaroon na lang ng part 2. So, bali magiging part 3 na yung paglalagay ng fairings ni Primo. So, yan. Yun lang yung gusto kong sabihin. And bago ko i-end tong vlog na to, gusto muna yung shoutout sina Michelle Awa Jersho, Ocel Tonato, and Andre Legaspi. So, shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta. So, God bless po. So, this is the end of the vlog. Thank you so much guys for watching. And kita-kits tayo sa part 2 ng video na to. Bye-bye!